Hi guys, today we're going to cook spaghetti macaroni. Ating gagawin is magpakulo ng tubig, and pag kumukulo na siyang ganyan, ilalagay na natin ang ating macaroni. So hindi nyo na kailangang ibabad siya sa tubig kasi yung iba nagbababad niyan sa tubig, okay na yan, diretso sa kumukulong tubig. And then ako, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng asin and then a little bit of oil. Ito ay medyo technique para hindi siya magkapit-kapit. Okay, and then ang gagawin natin is hahaluin natin siya. Yan, basically ang gagawin lang natin naman is lulutuin natin yung macaroni mismo. So yan, halo-halo na ng konti para hindi talaga magdikit-dikit. And ayan, pag lumambot na siya, ayan, okay na yan. Isi-set aside na natin yan para gagawa muna tayo ng sauce. Ayan, for the sauce, ito naman, lalagay tayo ng mantika sa mainit na cooking pan. Pagkatapos ay ilalagay natin, ang gagamitin ko ngayon is giniling na pork. So, pag mainit na yan, so ilalagay natin yung giniling na pork. Yung iba, pwede rin gumamit ng corned beef, yung nakasanayan na mas madali yun at mas mura. Pero ako, this time, ang gusto ko is gumamit tayo ng giniling. So, yan ang gagawin natin. So, medyo magkabaligtad ang gagawin ko, no? So, gagawin ko muna, lulutuin ko muna tong giniling. Saka ako maglalagay mamaya ng sibuyas tsaka bawang. Kasi usually, ang ginagawa natin, di ba, nag-sibuyas and bawang muna. Tapos doon natin gigisahin yung ang gagamitin natin, whether it's giniling or corned beef. Pero ako, mas gusto ko na maluto muna ang giniling bago ako mag-gisa. So, yan. Lutuin natin, lang natin siya. Ayan. Pag kumukulo-kulo lang siya, lagyan natin ng konting paminta para magkaroon ng lasa. And then, syempre, hintayin lang natin siya. Kasi magtutubig siya ng onti kasi meron siya, hinugasan natin siya. So, that's normal. And then, at the same time, yung medyo lumalabas yung additional na mantika niya galing sa mga taba na kasama nung giniling. And yan, pag nakikita nyo na medyo luto na siya, yan, hayaan lang natin siya kumulo-kulo pa ng konti. And then, halu-haluin para to make sure na fully cooked siya. And then, dyan natin ilalagay yung ating sibuyas and bawang. Hindi na ako yung nagse-separate ng paglalagay na sibuyas muna dahil mas mabilis maluto yung sibuyas and then bawang. Ang ginagawa ko, dire-diretso na yan, sama-sama na yan, same lasa lang yan. And then, ayan, haluin lang natin siya, haluin ang haluin hanggang medyo mag-caramelize ng konti yung ating sibuyas. Sa sibuyas ko actually talaga siya nakikita kasi hindi na ako naghihintay ng golden brown para sa garlic. So, yung sibuyas, pag nakita ko na medyo nagka-caramelize na siya or medyo yung itsura niya is parang shiny. Ayan, ganyan. So, okay na yun para sa akin. So, ayan. Halo-halo lang. Halo-halo. Hanggang sa medyo fully cooked na siya. And then, ayan na, i-ready na natin yung iba nating mga ingredients. Ang susunod natin dyan is yung sliced na hotdog. Ayan. So, dahil medyo luto na naman yung ating giniling, okay na, naisama na natin yung hotdog. Dire-diretso pa lang yan sa pagluto. Kasi yung hotdog naman, mabilis talaga siyang maluto. So, okay lang yan na medyo late nating ilalagay. And pag nilagay natin siya and while waiting for the hotdog to cook, mas maluluto pa yung ating giniling. So, mas lalambot pa siya. And so, haluin lang natin siya ng haluin. Halo, 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 halo. Okay, so diba hindi tayo nahangawit sa kakahalo sa kanya kasi ayaw din naman natin na masusunog siya. So, next natin ilalagay is banana ketchup.
kasi hindi naman ako gumagamit dito sa whether it's spaghetti or macaroni. Ang ginagamit ko talaga is banana ketchup kasi medyo manamis-namis siya. Ang tomato ketchup kasi, as we know, is medyo maasim siya. So, ayoko yung maasim na sauce. Especially na meron akong baby. So, gusto niya yung medyo manamis-namis na sauce. So, yan ang ilalagay natin. And then, halu-haluin lang natin para makover lahat ng ingredients. And then, pagkatapos niyan ay maglalagay lang tayo ng ating secret ingredient. Na secret na, that's no longer a secret kasi maraming gumagamit ito. Lalagay tayo ng konting brown sugar. Ayan. Lagyan natin ng konti. Pampa-enhance ng lasa. Sa lahat ng mga niluluto ko, naglalagay ako niyan. Almost, hindi naman lahat pala. Kasi katulad ng sinigang natin pwede lagyan yan. And then, lagay tayo ng konting soy sauce. Yung soy sauce naman, hindi kailangang marami. And nilagyan ko lang ng konting tubig, no? So, yung soy sauce, kaya ako naglalagay niyan is for an added flavor, tsaka, sa color para magkaroon ng medyo tuminta ng onti yung color niya. Ayan, so, haluin lang natin siya dyan. At dahil nilagyan natin ng tubig, hayaan natin siya na medyo kumulo-kulo ng onti. Ayan. So, hayaan lang natin siya na ganyan. Para mas maluto pa sila. And then, add tayo ng konting salt. Haluin lang natin ulit. Tsaka yung ketchup, hindi nyo naman kailangang sobrang damihan kagad sa initial na lagay ninyo. Kasi pag nilagay na natin yung macaroni, pwede tayo magdagdag. And then, ayan. Lalagyan na natin yung ating naluto na macaroni. Hindi din natin in-overcook yung macaroni kasi medyo hindi maganda sa panlasa pagka sobrang lutong-luto siya. Especially na ilalagay naman natin siya sa sauce. Yung iba kasi, yung sauce ginagawa nila, itinatap lang nila sa ginagawa nilang toppings. Pero ako gusto ko para yung distributed evenly, ginagawa ko, sinasama ko siya talaga. Kasi minsan, pagka kulang yung sauce na nagawa natin, nagkukulang dun sa macaroni or sa pasta kung spaghetti yung ginawa mo. So, ang ginagawa ko, ayan, sinasama-sama ko na siyang lahat para masaya. And then, yan, nagdagdag ako ng ketchup kaya medyo umano na siya. Mas pumula siya. Ayan. So, ito okay na to. Luto na yan. Ang gagawin lang natin ay sasali natin siya sa plate and it should all be good. So, ayan. Nilagay na natin siya sa plate. Actually, kung ayaw nyo ng may cheese, okay na to. Kasi luto na yan. Pero ako, gusto ko maglagay ng cheese. Gusto ko it's mas masarap yung lasa niya, syempre, pag may cheese. Ayan. So, mag-create lang tayo ng cheese sa ibabaw niya. Wow, ang sarap. Na-imagine ko tuloy yung peachy-peachy na cheesy talaga sa ibabaw. Ayan. Kahit macaroni inululuto natin, peachy-peachy ang nasa isip. Ayan. Anyway, ayan siya. Lagyan lang natin siya niyan. And, ayan. Ready na yung kainin. Meron na kayong macaroni spaghetti. So, ayan. Pwedeng-pwede nyo na yung kainin. So, mabilis lang na lutuin. Hindi siya mahal yung mga ingredients niya. So, ayan. Swak na swak para sa merienda. So, yan yung recipe natin for today. Thank you all for watching. And please don't forget to subscribe and click the bell notification icon for more videos.